Magandang araw po. Ako po si James Carlos Sambahon, nakapagtapos ng kursong Bachelier ng Pangsekundaryang Edukasyon, Medyor sa Filipino sa Bulacan State University, Sarmiento Campus. At ito ang 10 bagay na meron ako na nagamit ko nung ako'y nasa senior high school pa lamang upang malagpasan ang mga hamon sa buhay kolehiyo. Number 1, ang leadership skills. Alam naman natin na ang pinakamahirap sa lahat ay ang paglilid, hindi lamang ng sarili, mga kaklase at organisasyon. Nung ako'y nasa senior high school pa lamang, tinuruan ako ng aking mga guro kung paano mag-strategize, magplano ng konkreto upang maging organisado ang bawat gagawin natin sa mga task, sa mga team building, sa mga iba't ibang activity na pinapagawa ng guro. Kaya nung ako'y nasa kolehiyo, nagamit ko ito bilang isang class mayor. At pagdating sa mga organisasyon sa paaralan ay nakikisangkot ako upang makabuo ng mas magandang mga plano sa aming medyo. At sumunod, nakagawa ako ng isang organisasyon labas na sa paaralan at ito ang tinatawag na The Kaipian Project. Na doon natin makikita na iba ang dating ng senior high school kapag ikaw ay hinubog pa lamang doon at nagkakaroon ng isang maganda, konkreto at maayos na pamumuno kapag ang namumuno ay mas maayos at organisado. Pangalawa, time management. Alam natin sa senior high school ay napakadaming ginagawa at napakaraming asignatura ang meron tayo rito. Isa sa mga natutunan ko sa senior high school kung paano isasalansan ng maayos ang mga bagay upang mas mabilis nating matapos ang mga ito. Ang teknik ko nga nito nung ako'y nasa kolehiyo na, kung ano ang pinakamahirap, siya yung lagi kong inuuna para lagi kong napafokusan. Para yung mga hindi na ganun kahirap, mga madadali, mas mabilis ko na lang magawa. At ito'y patuloy kong ni-apply nung ako ay nasa kolehiyo at nagamit ko pa rin hanggang ngayon. Pangatlo ay ang communication skills. Ang communication skills ang isa sa mga pinaka-challenging sa akin nung ako ay nasa senior high school pa lamang. Pero sa mga aktibidad ng mga guro na pinapagawa, lalo na't kailangan natin ng nag-i-speech tayo, nag-extemporaneous tayo. Hindi ako ganun kagaling magsalita nung ako ay nasa senior high school pa lamang. Pero hinubog nila ako nito. Inalam nila kung ano yung pinaka-weaknesses ko. Inalam nila kung saan ako kailangan mas bigyan ng pansin. At nagtagumpay sila. Bago ako makapagtapos ng senior high school, hindi man ganun kagaling, pero may ibubuga. Alam mo yun, hindi naman sa binubuhat natin ng bangko. Kasi pagdating ko sa kolehiyo, kailangan ko, magaling ako makipagkomunikasyon dahil ang kurso ko ay teaching, pagtuturo. Kailangan, kapag ikaw ay magtuturo, magaling ka kung paano mo i-deliver yung mga lesson sa mga mag-aaral. Pang-apat ay confidence. Alam naman natin na confidence naman talaga is the key para maging successful ka. Confident is the key para hindi ka lang nandyan lang. Hindi kayong para nandyan ka lang, na stay put ka lang. Kailangan mo kasing lumabas out of the box, di ba? Lumabas ka sa box na meron ka. At ang kailangan mo doon ay maging confident ka sa mga bagay na hindi lang ikaw na... Hindi lang lagi na hanggang dyan ka lang. Kasi iniisip natin, hanggang dyan ka lang eh. Kaya ang kailangan dito, maging confidence ka upang matapos mo kung ano yung man yung mga nakukuha mo. Matapos mo yung mga bagay na akala mo hindi mo matatapos pero kinakailangan lang pala ng confidence. Panglima, kailangan maging risk taker ka. Nung senior high school ako, sinasabi ng mga guru ko na, alam mo James, may iba ka pang may iba ka pang kayang gawin. May iba ka pang bagay na dapat mas kaya mo pa. Kasi sabi ko nung senior high school ako, ayoko na, tama na, ayoko na maging SSG president. Gusto ko na lang maging isang estudyante lang. Kasi sabi ko, dagdag oras na naman to sa akin. Pero, pinilit ako ng teacher ko, sabi ko, ay sige na nga, magiging risk taker na ako sa mga ganyang bagay. Pagdating sa kolehiyo, may mas maganda pang opportunity na nagagawa ang pagiging isang risk taker. Bakit? Kasi, nagagawa mo, kaya ko palang gawin to. Kaya naman nila, ibig sabihin, kaya ko rin, di ba? Parang, kung kaya nila, kaya ko rin. Ibig sabihin, kailangan lang natin maging risk taker sa buhay. Kailangan lang din natin tingnan yung mga bagay na akala natin ay hindi natin magagawa. Pero kapag pinasok natin yon, magagawa natin yon. Kasi talaga namang dumarating sa point na, ay, kaya ko ba to? Madali lang ba to talaga sa akin? Kasi wala naman talagang pinakamadali. Ang kailangan lang natin ay maging risk taker tayo
upang, syempre, malagpasan natin, makita natin na, ah, kayang-kaya ko nga, kailangan ko lang talaga maging isang risk taker ako sa buhay. Panglima, ay, o pang-anim na ata ito, ay maging isang disiplinado. Siyempre, kahit papano pa din, nung senior high school, mas naging disiplinado ako pagpasok sa eskwelahan, kailangan alas 7 pa lang, dahil mahigpit yung mga guro. Pagdating sa mga pagpapasa ng output, kailangan organisado ka, disiplinado ka. Pagdating naman sa mga, anong tawag dito, disiplinado ka bilang isang physical, mental, intellectual. Dati kasi medyo bully pa tayo nun eh, pero pagdating ng college, nagamit ko yun dahil teaching yung pinasok ko. Hindi naman pwedeng maging sa teacher, ang teacher ang number one na nambubuli sa estudyante. Di ba? Ang pangit nun. Kailangan mas maging disiplinado ka sa mga bagay na alam mo kung saan mo ikakaunlad ng sarili mo. Kasi kapag tayo, pinasok natin to at wala, nambubuli pa rin tayo, nakakaawa para sa mga susunod na mga magiging estudyante natin. Pangpito, maturity. Ito yung maturity, yung pag-iisip ko bilang isa, yung critical ka na mag-isip. Nung senior high school ako, lagi namang sinasabi na anong tawag dito, na kailangan kapag sumusulat tayo ay malaya ka, kung nasaan yung hilig mo, kung paano mo gagawin yung mga bagay na akala mo hindi mo pa nagagawa noon. Pero pagdating ko ng kolehiyo, mas nahubog ako dito. Kasi akala ko talaga doon, ay, hindi ako nang gagawin yan. Akala ko hanggang dyan lang ako. Pero yung may mga yung pagiging isang nagagawa pala natin yung mga bagay na akala hindi natin nagagawa dahil nagmamature tayo. Kasi yung paraan ko din ng pag-iisip ng senior high school, syempre, pag senior high school yan, iba yung sa kolehiyo. Mas na-develop yung critical thinking natin, mas nadadagdagan. Alam mo yun, yung parang dati, pang ano ka lang, pang ano tawag dito, pang mga basic na babasahin ka lang, pero dahil sa pero hinubog ka noon. Pero pagdating sa college, no, lahat ng mga kailangan mong i-develop, nade-develop, nabibigyan ng pansin. So, connections, ito yung pinaka magandang nangyari sa akin nung ako'y nasa senior high school pa lamang at patuloy na pinalago ko nung ako'y nasa kolehiyo. Kasi yung connections na yun, yun yung magandang nabubuo natin sa mga kasamahan natin, sa mga guro. Kasi yun yung pinakamahalagang party eh. Nung senior high school ako, maraming team building na nagagawa. Kumbaga, akala mo sa isang section lang kayo madedevelop, parang doon lang kayo makakabuo ng samahan. Pero pagdating sa ibang strand, nagkaroon kayo ng connection. Na parang akala mo magkakasama kayo sa isang sa classroom, pero hindi. Pero dahil marunong kang mag-build ng rapport, nagagawa mo yun. Kasi sa kolehiyo, kapag teacher ka, kailangan marunong kang mag-create ng rapport sa mga estudyante mo. Di ba? Kailangan magaling kang makipagsalamuha sa mga kaklase mo. Kasi kung hindi ka magaling makasalamuha sa mga kaklase mo, makakapagtapos ka ng kolehiyo na ikaw lang mag-isa. Baka nga mamaya galit pa sila sa'yo kasi, hala, ano yun? Bakit parang siya lang mag-isa lagi? Bakit siya lang lagi mag-isa na mag-isa? Kasi di ba, naniniwala ako sa konsepto ng no man is an island. Kailangan natin ng makakasama sa buhay. Kailangan natin ng connections. Kailangan natin ng mga bagay na makatutulong sa atin upang ma-develop tayo. At connection yung isa sa mga pinakamagandang paraan na buo ako nung ako'y nasa senior high school pa lamang at patuloy na ginamit ko nung ako'y nasa kolehiyo. Independence, di ba? Parang ang gara dito na connection tas independency. Siyempre, no man is an island, pero kapag yung pagiging independent mo, nung senior high school ako, sabi ko sa sarili ko noon na mag-i-stand alone ako noon, titigil na talaga. Ay, ako na lang talaga mismo to. Tama na to, no? Parang ganun. Pero sa kolehiyo, ano ba yung sinasabi ko na independency? Kasi yung paraan mo ng pag-iisip, hindi lagi nakaangkal kung sino yung kaibigan mo, kung sino yung mga nakakasama mo. Kailangan matuto ka rin mag-isip ng sa sarili mo. Kasi ikaw yung mas nakakakilala sa sarili mo eh. Kung akala mo ay hanggang dyan lang nagagawa mo, nagagawa yan pagdating sa pagmumuni-muni, pagdating sa mga bagay na alam natin na mas madedevelop pa tayo. At yung panghuli, mas naging goal-oriented ako. Nung senior high school, tinuruan ako, tayo, di ba? Siyempre, nasa general academics trend pa ako noon. So, wala pa akong pinaka, ano ba talaga yung pinaka-papasukin ko? Ano ba talaga yung kukunin ko sa kolehiyo? Pero pagdating ko ng college, okay, teacher ako. Mag-teacher ako.
And ngayon, nakapagtapos ako ng kursong teaching. At hindi lang yun yung naging goal ko. Sabi ko kasi nun, gusto ko makapagtapos ng with flying colors. Parang gusto ko makapagtapos na marami akong nasubukan nung nasa kolehiyo ako. Hindi sa mga negatibong paraan, kundi sa mga positibong paraan na mas madedevelop yung sarili ko. Nakabuo ko ng organisasyon sa labas ng paaralan. Sumunod ay na-develop ko yung sarili ko. Na alam naman natin, siguro yung mga teacher ko ng high school, ng senior high school, kilala naman nila ako eh. Parang hindi naman ako si James bago ako pumasok sa kanila. Pero ngayon, ako na si James, na proud ako na ako si James na produkto nila. Kasi nagkaroon ako ng isang goal sa sarili ko. At yung goal ko na yun ay hindi ko hinahayaan na hanggang dun lang. Kung kaya kong malagpasan, kung kaya ko pang makabuo ng iba't ibang konsepto pagdating sa mga goal na yun, ay mas masaya sa feeling yun. Kasi tayo, kapag ang goal natin ay lagi-lagi natin sinasabi, o goal natin lagi natin isinasabuhay, ay magiging masaya tayo. At ang pinakamasayang paraan kapag tayo ay bumubuo ng goal, kailangan masaya tayo sa ginagawa natin. Kasi kapag masaya tayo sa ginagawa natin, kahit anong hirap niyan, kahit anong problema ang dumarating dyan, dahil masaya tayo, at dahil gustong-gusto natin yung ginagawa natin, kahit kailan, hindi tayo mapapagod na abutin yung pangarap natin at kung ano yung goal natin sa buhay. Kasi nag-e-enjoy tayo eh. At lagi natin iisipin na sa pagitan ng laging magalit at magmahal, lagi natin isipin ang magmahal kesa ang magalit. Kasi yun ang isa sa mga pinakamasarap pinakamasarap sa feeling. At kapag may goal tayo sa buhay, makukuha natin kung ano man yung gusto nating makuha sa buhay. At muli, ako po si James Carlos Sambahon. Maraming salamat po.